mga kwento ni Felmo. Magandang araw po sa inyo, Sir Seth, pati sa mga masugid ninyong mga tagapakinig. Ako po ulit ito, si Kevin, tunay kong pangalan. Kung natatandaan ninyo yung Serena sa Cagayan River, ako ang nagpadala ng kwento na iyon. Pagkatapos kong maikwento sa channel nyo ito ay may mga kamag-anak akong talagang kinontak ako para magtanong kung ako daw ba ang nagpadala noon. Kasi baka daw may mga matakot na mga tao pumunta sa Cagayan River na ito. Para sa akin, mas mabuti na iyon para matuto silang rumespeto sa mahiwagang mundo na kinagagalawan natin. Bali itong kwentong ipapadala ko sa inyo ay karanasan mismo ng aking lolo Tuso. Lolo ko po ito sa tuhod sa mother side. Noong mga panahon na nakapag-asawa siya ng isang aswang. Nangyari ito noong taong 1930s. Mga panahon na ito ay hindi pa sumisiklab ang digmaan dito sa bansa natin laban sa mga Hapon. Nangyari ito sa lugar ng Bicol sa may bandang Ligaw, Albay. Talagang tinumbok ko po talaga yung Ligaw kasi nga mas gusto ko po na ganahan ang mga tagapakinig po ninyo. Merong kaibigan si Lolo Tuso doon na isang tagagawa ng pustiso. Noong kabinataan daw nila, parati daw sila noong magkasama at kung saan-saan umano sila nakakarating. Dahil ang kaibigan niya ay nagbabahay-bahay tapos aalukin yung mga tao kung gusto nilang magpagawa ng pustiso. Bali yung paggawa kasi ng pustiso noon, Sir Seth. Kung gusto mong magpapustiso, doon ka mismo susukatan at gagawan sa bahay mo. Naaaliw naman si Lolo Tuso dahil kahit papano, kapag may nagpagawa, nababahagian din si Lolo ng kita. Dahil tumutulong din siya kung marami sa pamilya ang gustong magpagawa noon. Tumagal din sila ng ganoong hanap buhay, Sir Seth. Pero isang araw, nagpaalam itong kaibigan ni Lolo na meron siyang pupuntahan na area sa Ligaw na piling tao lamang ang pwedeng makapasok. Hindi niya muna pinasama si Lolo kasi baka kapag kung ano man ang mangyari, sisihin pa siya ng mga magulang nito. So ayun na nga, matapos makapagpaalam ang kaibigan niya, magmula noon, nawalan na siya ng balita doon at ilang taon na rin ang lumipas, parang tinanggap na niya kung ano man ang nangyari o kapalaran ng kaibigan niya na yon. Isang araw, kakatapos lang magtrabaho sa bukid ni Lolo, nang merong isang lalaking lumapit sa kanya sa bukirin na yon. Pamilyar na pamilyar umano ang mukha ng taong ito. At noong nakalapit na yung lalaki, napaluha si Lolo noon dahil ito yung kaibigan niya na tagagawa ng pustiso. Nagkamustahan sila, Sir Seth, at ang daming tanong ni Lolo sa kaibigan niya kung anong nangyari at bakit napakatagal niyang nawala. Sinabi ng kaibigan niya na doon na siya nakapag-asawa sa lugar na pinuntahan niya. May plano naman daw talaga siyang bisitahin si Lolo pero sa panahon na iyon ay medyo naging abala siya sa lugar na iyon dahil siya yung naging kapitan dito. Nabanggit ng kaibigan ni Lolo na ang dahilan ng pagbisita niya ay para kumustahin siya at gusto niyang ipaalam kay Lolo Tuso na kailangan nila sa lugar nila ng kantor dahil namayapa ang kanyang biyanan. Sa mga hindi nakakaalam, ang kantor po, R po yun ha, yun po yung mga kumakanta sa lamay. May paghahalintulad dito sa mga pasyon kapag mahal na araw. Yung pinagkaiba lang talaga ay sa patay yung nagkakantor na ito. Si Lolo Tuso ay marunong sa ganon dahil paminsan-minsan, sideline niya po talaga yung pagkakantor sa patay. Nasa 23 anyos na noong mga panahon na yon si Lolo Tuso. Kaya yung mga magulang niya ay hindi na siya masyadong pinaghihigpitan. Bago natin ipagpatuloy, Sir Seth, yung karanasan ni Lolo nang tanggapin niya yung imbitasyon ng kaibigan niya na ito, meron lang akong isisingit na isang maikling kwento sa isa din sa mga karanasan ni Lolo sa pagkakantor. Kasi ito yung pinakapaborito kong karanasan niya. Hindi uso ang pag-iimbalsamo noong mga panahon na yon.
Meron silang kapitbahay na namatay. Ilaw ng tahanan nila. Ipinatawag si Lolo Tuso para magkantor noon. Mga bandang alas dos o alas tres namatay itong ilaw ng tahanan ng kapitbahay nila. Subali pagkagawa ng ataol, lamay po kaagad yon. At sa susunod na araw na inlibing agad kasi nga, hindi pa uso ang imbalsamo. Dumating si Lolo Tuso doon mga alas 7 ng gabi, pagkatapos ng hapunan. Sa kalagitnaan ng pagkanta ni Lolo Tuso, bigla umanong humangos yung patay sa may kabaong niya. Si Lolo Tuso ang unang nakapansin nun kasi siya yung pinaka nasa harapan ng patay habang kumakanta siya. Hindi masyadong matatakutin si Lolo nun dahil sobrang dami niya na rin karanasan sa kababalaghan. Kaya ang ginawa niya, itinuloy pa rin niya ang pagkanta kahit alam niyang may mali na dun sa bangkay. Ilang segundo pang nakalipas ay bumangon na nga ang patay na ito. Sabay sabi na nauuhaw daw siya at kailangan niya ng tubig noon. Nung puntong yon, nagsitakbuhan lahat ng nakikilamay at yung iba pang kamag-anak ng namatayan. Si Lolo na natili sa kinatatayuan niya dahil pagkita niya umano sa mukha nung namatay. Normal na normal ito. Hindi nakakatakot at talagang kita mo sa mga mata niya na sobrang pagod na pagod siya. Doon napansin ni Lolo na meron pa rin palang isang natira doon sa loob ng bahay, yung asawa ng namatay na ito. Agad namang kumuha ng tubig yung asawa niya at ibinigay sa misis niyang naghahabol ng hininga noon. At doon ito nagkwento kung ano ang naranasan niya habang namatay siya ng sandali. Bigla daw siyang nagising na ang kapaligiran niya ay punong-puno ng ulap. Tapos sa harapan niya ay may isang napakahabang hagdan na tila ba walang katapusan. Tapos parang may nag-udyok sa kanya umano nun na maglakad paakyat. Yung itsura ng hagdan na ito ay yung tipikal na hagdanan lang na kulay puti. Na para bang yari sa puting semento. Tapos dalawang tao lang ang kasya kung magsasabay paakyat. Nagdahan-dahan din daw siya kasi yung hagdan walang hawakan sa gilid yon. Ang pakiramdam niya noon, ilang oras na umano siyang umaakyat pataas pero hindi niya pa rin matumbok ang dulo ng hagdanan. Huminto siya ng ilang segundo at nagpahinga noon. Yumuko muna siya para habulin ang hininga niya. Nung nag-akmang, tutuloy na ulit siya sa pag-akyat. Tumambad umano sa kanya yung isang pintuan na sobrang taas. Sa tansya niya ay ilang talampakan din yun gawa ng nakatingala talaga siya. Tapos yari pa ito sa ginto. Wala din siyang nakikitang pader. Talagang pinto lang na pintuan noon. Sinubukan niyang kumatok kung merong magbubukas pero walang taong nagbukas ng pintong yon. Ang ginawa niya, pwersahan niyang tinulak ang pintuan. Napakiramdam niya ay napakabigat umano. Pero kahit anong tulak niya, Sir Seth, wala siyang nagawa. Hindi niya mabuksan ang pintuan na ito. Nang sa tingin niya ay parang wala na siyang magawa sa pintuan na yon, umupo na lamang siya sa gilid nito. Ilang minuto pa lamang siyang nakapwesto dun, Sir Seth. Meron siyang narinig na parang naglalakad umano. Napakabigat ng hakbang, papalapit doon sa may pintuan. Maihahambing niya umano sa parang higante dahil sa bawat paghakbang nito papalapit sa pinto, dumadagundong na parang kumukulog sa bawat yapak niya. Ang ginawa nito, tumayo siya at humarap sa pintuan. Umatras ng konti kasi baka mamaya kung sino o ano yon. Unti-unting nagbukas ang pintuan na ito. Umugong umano ang tunog na parang nasa isang palasyo daw. Nung tuluyan nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang matandang lalaki na napakatangkad at hanggang tuhod lang siya. May mahabang bigote na kulay puti. Medyo may pagkakalbo ang matandang ito. Pero kita mo pa rin na merong buhok-buhok yung ulo at puti na rin. Dahil sa gulat,
Napaatras umano itong kapitbahay ni Lolo. Pero para bang namangha ito imbis na matakot. Bigla umano itong nagsalita. Pasigaw ang sinabi ng matanda at tinanong kung bakit siya nandoon at anong ginagawa niya doon. Ipinaliwanag niya naman sa matanda kung paano siya napunta doon. Tinanong siya ng matanda kung ano ang pangalan niya. Sinabi niya naman. Saglit na pumasok ulit ang matandang ito sa may pintuan at kinuha ang napakalaki at napakakapal na libro. Natantya niya kung regular umano na tao ang humawak sa libro na iyon. Pwede mong ikamatay kapag nadaganan ka. Ganon kalaki ang libro na ito, Sir Seth. Hinanap umano ng matandang ito ang pangalan niya sa libro. Tapos sinabi ng matanda na hindi pa nakasulat doon ang pangalan niya at kailangan niya nang bumalik dahil mahuhuli na umano siya. Siyempre naisip niya nun, Sir Seth, na ilang oras na yung inakit niya tapos ilang oras ulit siyang bababa, diba? Pero wala naman siyang magagawa noon kundi pumayag at sumunod sa gusto ng matandang ito. Pero pagkatalikod niya noon, bigla umanong nawala yung hagdanan na inakyatan niya kanina. Agad siya umanong napadapagawa ng parang dead-end na yung nakita niya. Parang maling apak mo lang mahuhulog ka na. Gumapang siya noon. Sinubukan niya pang hanapin yung hagdan na pinag-akyatan niya kanina pero wala na siyang ibang nakikita doon kundi puro ulap na lamang sa baba. At pakiramdam niya ay nasa himpapawid sila na napakataas noon. Habang nakadapa, lumingon ulit siya sa matandang ito. Sinabi niya na paano siya bababa eh wala na yung hagdanan. Sinigawan siya umano ng matanda at nabanggit na, "Bumalik ka na dahil mahuhuli ka na." Tapos yung matandang ito, Sir Seth, hinampas siya nung daladalang tungkod na siyang naging dahilan kung bakit nahulog siya sa baba noon. Yung aktong paghulog niya, yun yung panahon na nagising siya sa loob ng kabaong at pakiramdam niya ay tuyot na tuyot ang lalamunan niya at sobrang nangahapo sa pagod noon. Sa mga Katoliko dyan na tagapakinig, marahil may idea na kayo kung sino yung matandang yon. So ayun na nga, matapos mangyari na nabuhay ang babaeng ito, naging isa itong manggagamot, Sir Seth. Mabalik na tayo sa karanasan ni Lolo Tuso, Sir Seth. So ito na nga, pumayag naman si Lolo. At sa susunod na madaling araw ang alis nila dahil medyo malayo-layo talaga ang lalakarin nila para makapunta doon sa lugar na yon. Alas 4 ng madaling araw, madilim-dilim pa. Umalis na sila noon, Sir Seth. Nakarating sila sa destinasyon nila. Tumigil sila sa ibaba ng isang mataas na talampas. Ang dating po, kapag inakyat mo ng mano-mano, talagang kamatayan ang bagsak mo kapag nahulog ka noon. At konti lang ang hawakan kaya malabo na akyatin ito ng mano-mano lang. Sa sobrang layo din ng destinasyon na yon ay nakarating sila mga bandang alas 4 na ng hapon. Sabi ni Lolo Tuso sa kaibigan niyang ito, kung ito na ba ang pupuntahan nila gawa ng ang akala niya isang bayan yon. Itong kaibigan niya, sinabi na maghintay lang siya ng mga ilang minuto. Nagpahinga muna sila doon sa ilalim ng talampas na yon. Ibinaba nila ang gamit nila, umupo saglit at uminom ng tubig. Mga ilang minuto ang nakalipas, nagsabi yung kaibigan niya na, ayan na. So tumayo naman kaagad si Lolo at kinuha niya yung mga gamit niya noon. Ang akala ni Lolo, mga tao ang darating na sasalubong sa kanila. Pero walang ano-ano. Meron siyang nakitang isang basket na unti-unting bumaba mula sa talampas na yon. Malaki yung basket na ito at kasya ang dalawang tao. Sabi nung kaibigan niya, inaantay na daw talaga sila ng mga tao na nasa itaas noon. Nung tuluyan ng makababa ang basket na ito, agad naman silang sumakay na dalawa at hinila pataas yung basket. Nakarating sila sa taas, Sir Seth, at naisip ni Lolo Tuso na yun pala ang shortcut papunta sa kalagitnaan ng bundok.
sa mga magtatanong kung anong bundok yon. Isarog ang tawag dito. Sabi ng kaibigan ni Lolo Tuso ay kung ano man ang makita niya sa paligid, huwag na lang pansinin. At huwag magtututuro kung saan-saan para mabilis silang makarating. Siya nga pala, Sir Seth. Hindi ko muna sasabihin dito sa kwento ni Lolo Tuso ang itsura ng lugar. Bali, doon ko na i-explain sa kwento naman ni Lolo Salvador, yung anak niya. Gawa nang magkarugtong lang naman yung kwento ng dalawang to. Focus muna tayo dito sa kung paano nakapag-asawa ng aswang si Lolo Tuso. Bali, nakarating sila doon sa bayan magbabandang alas 6 ng gabi. Dumiretso agad sila sa bahay kung saan nilalamayan yung biyanan ng kaibigan niya at nagpahinga sila saglit para makapaghapunan. Marami-rami naman ang tao doon, sabi ni Lolo Tuso, at hindi niya umano inakalang merong maliit na lugar o bayan doon. Ang binigay noong kaibigan niya na pagkain ay mga prutas at kamote at isang tasang barakong kape, yung walang asukal, at saka isang tabako o sigarilyo noon. Tuwang-tuwa naman si Lolo dahil mahilig siya sa nilagang kamote at kape. Nung oras na ng pagkanta, nagsimula na rin si Lolo Tuso. Yung patay umano nun ay nakahiga lang sa banig sa papag ng kubo at yung mga nakikilamay ay nasa bandang labas. Pero halos tanaw na tanaw din nila yung patay. Bali, ang nasa kubo lang ay yung mga pamilya at si Lolo. Naging maayos ang pagkanta ni Lolo noon. Napapansin ni Lolo na kung kailan lumalalim ang gabi, mas lalong dumadami umano ang nakikilamay noon. Pagkatapos niyang kumanta ng ilang oras, lumabas muna siya para makapagpahinga at magpahangin. Naupo siya sa isang mahabang bangko na yari sa kahoy sa may bandang labas ng kubo. Sinabihan siya ng kaibigan niya na magpahinga muna siya at kung gusto niya, pwede muna siyang makipagkwentuhan sa mga nakikilamay. Kasi medyo busy rin yung kaibigan niya noon na asikasuin yung iba pang nakikilamay noon. Habang nagpapahinga si Lolo Tuso, meron siyang nakitang mga dalaga na nasa tansya niya. Halos kaidara niya lang rin. Apat sila at tila makikilamay din noon. Ang mga itsura daw kasi, sabi ni Lolo Tuso, ay mapuputi na mas lalong pumuputi kapag naiilawan ng sinag ng buwan. Makikinis umano at medyo may katangkaran ang mga ito. Nung nakita iyon ng kaibigan ni Lolo Tuso, yung mga dalaga ay agad namang inasikaso at binigyan ng kanya-kanyang upuan. Sa mga ibang nakikilamay ay meron din namang mga babaeng mapuputi din, pero tila mga asawa ng mga kalalakihan doon dahil katabi nila ito sa mga upuan. Tinanong ng mga dalaga sa kaibigan ni Lolo kung sino raw ang nakaupo doon na nag-iisa lang na tila bago sa kanilang lugar. Agad namang sumagot ang kaibigan niya na, ayun nga, si Lolo Tuso yon. Matalik niyang kaibigan at kababata niya ito doon sa dati niyang lugar. Ngumiti naman ang mga dalagang ito at sinabing sila na ang bahalang makipagkwentuhan kay Lolo Tuso para kahit papano ay hindi mainip dahil wala siyang kausap noon. Pogi ni Lolo. Agad namang tumugon yung kaibigan ni Lolo at sinabing, sige, kayo na muna ang bahala sa kanya. Ang itsura ni Lolo Tuso noon, Sir Seth, ay kayumanggi at nasa 5'7 din yung height niya. Pero maganda ang pangangatawan niya dahil batak ito sa trabaho. Tumabi yung mga dalagang ito sa kanya at nakipagkwentuhan noon. Nabighani si Lolo sa mga dalagang ito dahil bibihira lang talaga siyang makakita ng makikinis at mapuputi sa lugar nila noon. So syempre, bilang lalaki, tapos single pa, nag-enjoy siya sa kwentuhan nila. Pero ang talagang pumukaw ng pansin niya noon ay ang isang dalaga na para kay Lolo, pinakamaganda sa apat na ito. Placida ang pangalan ng babae at talaga namang sinamantala niya yung pagkakataon na yon para mas lalong makilala yung tipo niyang dalagang ito. Nung mga isang oras na silang nagkwekwentuhan ay nagpaalam si Lolo Tuso sa mga babae na babalik muna siya doon sa Namayapa para magkantor ulit. Sinabi niya na hindi naman tatagal yun at babalik ulit siya. Sinabi naman ng mga dalagang ito na nandun lang din sila kung sakaling babalik si Lolo doon sa pwesto. Pagkatapos magkantor, agad niya namang hinanap yung kung nandun pa ba ang mga dalaga. Napangiti naman si Lolo dahil naging anim yung dalagang naroon sa pinanggalingan niya kanina.
So agad naman siyang bumalik doon sa mga kadalagahan na iyon upang makakwentuhan niya ulit si Placida. Tumagal pa ng ilang oras ang kwentuhan nilang dalawa at hindi kalaunan ay nagpaalam na rin yung dalaga sa kanya. Matapos umalis ni Placida, umidlip si Lolo Tuso ng ilang oras para magkaroon siya ng lakas kinabukasan sa pag-uwi niya. Doon lamang siya umidlip sa upuan habang nakasandal sa puno dahil presko doon at walang lamok. Sa araw na pagbaba ni Lolo Tuso, tinanggihan niya yung bayad sa kanya dahil natuwa umano siya doon sa lugar. Natuwa naman ang mga tao sa lugar na yon at ang sabi sa kanya ay kahit na anumang oras, pwedeng-pwede siyang bumalik sa lugar kung gusto niyang bumisita at makakasigurado siya na ligtas siyang makakapunta doon at makakauwi. Matapos magpasalamat ni Lolo Tuso ay merong inabot kay Lolo na isang maliit na bracelet, yari sa ugat ng puno yon. At sinabi na kapag pupunta ulit siya sa lugar nila, isuot lamang niya ito para madali niyang matuntun ang bayan nila. Hinatid si Lolo sa may talampas at nakababa ito na mag-isa lamang. Maraming beses na nagpabalik-balik si Lolo Tuso sa lugar na yon. Pero ayaw niya itong ipagsabi sa iba, lalo na sa mga magulang niya dahil may sabi-sabi umano na sa lugar na pinupuntahan niya ay meron ding bayan doon sa bundok na yon na may mga lahing aswang. Pero hindi na lang din ito pinansin ni Lolo dahil alam niya sa sarili niya na mababait naman yung mga tao doon at tinuring siyang parang isa sa kanila. Agad namang napasagot ni Lolo Tuso ang dalagang si Placida dahil alam naman ni Lolo na meron ding pagtingin sa kanya yon. Sinabi ni Lolo Tuso sa mga magulang ni Placida na kung pwede, doon sila magpapakasal sa lugar niya dahil meron doong simbahang malapit sa kanila. Tumugon naman ang mga magulang ni Placida pero tinanong siya ng ama ni Placida kung matatanggap niya ba talaga ang kanyang anak na makasama habang buhay. Medyo napatigil si Lolo Tuso dahil parang umanong may laman ang tanong ng ama ni Placida noon. Pero bigla namang sumabat itong dalaga na huwag na silang mag-alala dahil aalagaan siya ni Toso at ramdam na ramdam niya nga kung gaano siya nito kamahal at hinding-hindi siya pababayaan. Napangiti na lamang ang ama niya at sinabing bago dumating ang kanilang kasal ay gusto muna nilang makilala ng personal ang pamilya para malaman nila kung anong klaseng pamilya meron itong si Lolo. Tumugon din naman si Lolo Tuso. At bago nga sila ikinasalay, nagtapat na si Lolo Tuso sa kanyang mga magulang na meron siyang iniibig na babae doon sa lugar na iyon. At matagal niya na rin binabalik-balikan doon ang babaeng ito. Ramdam ni Lolo noon na parang nagdadalawang isip pa itong mga magulang niya. Pinahapyawan pa siya na marami pa siyang hindi alam doon sa lugar na iyon. At hindi niya pa alam kung ano ang pinasok niya. Pero hindi kalaunan ay malugod naman na pumayag ang mga magulang. Dahil nga nasa hustong edad na ito at wala na rin silang magagawa kung makapag-desisyon ito sa sarili niya. Naging maayos ang pagharap ng magulang ng dalawang ito. At hindi kalaunan, ikinasal po silang dalawa na sa pagkakataong ito, tawagin na natin itong asawa ni Lolo Tuso na Lola Placida. Pero bakit nga ba ganito ang title ng kwento, Sir Seth? Bakit aswang? Bakit aswang ang napangasawa ni Lolo Tuso, ang lolo ko sa tuwod? Bibitinin ko muna kayo mga kagiliw sa pagkakataon na ito. At sa susunod na parte natin ibabahagi ang mga karanasan na ni Lolo Tuso ngayong nakasama niya na si Lola Placida sa iisang bubungan.